is Elaine and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, mag-a-unbox na naman tayo ng another Boodle from Lazada. Ito yung Derma Handheld Dust Mite Vacuum Cleaner. So ito guys, yung Derma na vacuum. So ganyan siya, pinadala ng seller. Naka-bubble pack siya para ma-secure yung item. So, tara, i-unbox na natin. Ayan, dito sa box niya guys, nakalagay Derma Dust Mite Vacuum Cleaner. So, ayan siya guys. Ito na yung pinaka-box niya. And, meron siyang kasamang manual. Yung manual niya, naka-Chinese. Ano ba ito? Chinese. At nakalagay dito guys na read instruction manual carefully before use. Pero paano natin siya babasahin guys? Naka-Chinese siya. Anyways. So, ang laman ng box guys is actually tatlong item lang. Yung instruction manual, itong filter brush, and yung unit mismo, ito. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Laki. Medyo mabigat siya. Pero siguro if madalas mo siyang gagamitin, makakasanayan mo na rin yung bigat niya. And unlike nung ibang mga vacuum na nakikita ko, ito, ano na, ready na siya sa saksakan. Hindi siya yung tulad ng iba na pabilog. So ito guys, yung power button niya. And ito naman yung view window. Itong part na to guys, umiilaw siya ng blue, indicating na magana yung UV light natin. Then, ito naman yung air outlet kung saan lumalabas yung hangin. And then, meron din tayong 4 wheels para smooth yung movement niya sa surface. Then, ito naman yung dust box. So, sa loob niyan, nandyan yung HEPA filter. And then, ito naman yung UV light and UV cover. At ito naman yung tapping mechanism niya or yung ginagamit for vibration para mapagpag yung surface and then ma-vacuum niya. So itong dalawang wheels guys, ito yung nagsisignal sa UV light para if ever iangat mo siya, tigil na yung pag-ilaw ng UV light. So ito guys yung pinaka-filter niya. So, ayan guys, yung filter niya. Sobrang linis niyan guys, ha? Kasi kakabukas nga lang natin, bagong-bago. Ayun, mamaya, pagkatapos nating i-testing sa sofa namin, papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung ma-accumulate niya na dumi. So, guys, ito yung sofa na i-vacuum natin ngayon using our Derma Dust Mite Vacuum Cleaner. Ayan. So, ang kagandaan dito sa vacuum na to guys, mahaba yung kable niya. So, kung malayo yung saksakan or yung outlet nyo, no need to use extension na. Abot na itong kable kasi mahaba siya. Wala pang 5 minutes yung ginawa nating pagbabacuum. So, pinasadahan lang natin yung sofa. Ngayon, silipan natin yung filter kung gano'ng kadami na yung accumulate niya sa loob ng mga 2 minutes na pagbabacuum natin. So, yun guys, so, kitang-kita natin sa video na naging maalikabok na yung pinakalagay ng filter. Ayan, maalikabok na siya. So, silipin natin yung filter. Ayan, kita niyo guys. Ayan.
Ayun oh. Yung nangingitim-ngitim na rin siya. Ayan oh. So, 2 minutes pa lang tayong nag-vacuum neto. So, ayan. Ayan na yung dumi na na-accumulate ng filter. So, sobrang lakas talaga ng suction power nung vacuum na to. So, itong filter brush, guys. Ito yung gagamitin mo. Linis ng filter. Yan guys, kita niyo yung dumi. Ayan o, sobrang dumi. Ito yung mga na-accumulate ng filter. So yung iba guys, binabasa nila tong HEPA filter. As in para siguro malinis nila ng maigi. Pero ako kasi, mas preferred ko na ganito lang siya. Nang hindi binabasa. So, lilinisan ko lang ng maigi. Tatanggalin ko lang lahat ng dust. Then, pwede ko na siyang gamitin ulit. Kasi pag binasa mo, hihintay ka pa hanggang oras bago matuyo talaga itong filter na to. And then, pag ginamit mo ng basa, didikit naman ang husto yung dumi. So, hindi maganda. So, kaya ako, mega pagpag lang ako nito ng mga alikabo. Ito naman pinaka-box niya. Since plastic lang siya, ito yung hinuhugasan ko talaga. Tapos, itong loob ng vacuum, ito naman yung pinupunasan ko para matanggal yung alikabok. So, that's all for today's video, guys. If you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. And also, kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago akong video. Bye!